field strategy kung matuloy man, is they're quite durable. Yes, yes. Durable, true. You know? Mm-hmm. Oo. Sa sobrang seryoso na po ng mga lating laban, ay nagtanggal na po ng quote ang ating trabang si Shin. Mm-hmm. Pag mga ganyan, alam mo na game 3 na eh, no? Mainit na eh. Sa Abaddon Nights eh. Pag nasa game 3 na, kahit malamig, okay lang. Mga tol, here we go! We are into the game! And this is our final game para dito sa ikalawang araw ng ikaapat na linggo ng MPL-PH Season 6 regular season. Muli, Cignal Ultra versus Onic PH. And let's go! And meron tayong mga kakaibang mga angulo dito. Oo nga. So, may little bit of a toss-up now. Cecilion, very good in the late game. Roger, very good in the early game. Pero yung Onic PH kasi dito, they have Farsa, ever encompassing. And in comes Jay. Ito na ba? Invade muna. Okay, they went for the buff. They went for the red. Tapos, they're doing their best to really dodge out Jay, no? And guess kung ano yung rotations ni Jay dito. Nandedelay lamang si Jay. Hades will be availing this kasi extra level pa rin naman to. Yeah. Para sa kanya upon killing out to Jay. Pero there will be the delay na nga. Little Wanderer is the one na napa-ahead dito ngayon yung Onic. Yeah. Now they're controlling the Jay. And double kill already for Hades. Tactical feeding. So it's okay. Pero yun, naghihintay ng retribution. Na kumulong na si Omay Venus ng kaunti. Have to be careful about Jay! Nakuha ba niya? Hindi, no. na-deny. Wala kay Hades yung buff, ha? Who got it? Sino na? Si Jay. Si Jay yung nakakuha. Okay. May ano, retribution. Na. May retribution. Si Jay okay yun talaga. Na, pre. Alam, mission accomplished. Eto na tayo. Eto na tayo. Eto na tayo. Eto na tayo. Ano mo yun eh? So, ano yun eh? Team song ng ano yun eh? Pang Ateneo yan mga tal eh. Pero sa halip na ano, na Blue Eagles, Blue Diggy. Blue Diggy? Grabe. Yun na yun. Ang dangerous talaga. Retribution Diggy. Yun yun. Kaya hanggang ngayon. Pag gumaya na, pag nag-gitara na sa tambayan. Wala na eh. Yun na eh. Sa tambayan sa jamming eh. Pag kumanta na sa jamming. Wala tama. Walang naglaga na. You know, sa lakas ng mga college. Anyways, Jay, 4 deaths. Hindi siya mag-feed dito. Mm-hmm. Well, okay na kasi mission accomplished. Level 4 si Hades. Oo. Level 4 na... Ay, level 3 lang si Hades. Si Hades. Level 4 si Wise. Okay, so, and we continue touching on to Hades. Wala, pull, disrupt. Yung stars dumidikit pa rin ni Hades. Doesn't matter. And you know, by the way, the digi-feed strategy, guys, hindi basta-basta lang da-damage yung digi, ha? Dinatansya niya lang kapag uuwi. Or correct. Magre-regen. Kasi kapag panay damage ka sa kalaban, tapos nag-decide yan na magpa-execute, tapos ka. Tapos ka talaga. Mm-hmm. Tapos sa moxing. Just buy time. Buy time lang, buy time. For the monster kill. And we are at 6. And won't matter so much. Kasi ito na yung problem ulit ni Kuya mo Hades. Pero matagal pa. 3 seconds pa. Hindi na. Hindi na, oo. Binantayan dapat ni ano ni yun lang si Omay Venus. Oo, pumasok din si Omay Venus dito. That is very very weird. Wala kay Omay Venus lalo pa Farsa siya eh, no? And yeah, she was a bit late on the casting that feathered airstrike. Yep, naka green dot pa nga. So ang hirap kasi basihan ng score, guys. Pero tingnan natin yung level dito. Level ni Wise, level 6. He is still behind here at level 5. This is very unlikely na makakuha siya ng knockout dito unless magkamali. But he's dead, so hindi pwede mag-retry. Onic PH, are they gonna be getting the kill on Bensati? Yeah. Yun lang si Mipa pabalik. Yeah, may backshot dito. Doon nakakuha ng kill din sa Yuzong sa may pinakataas. Umikot si Chujin. And now he's able to get a swing mula naman doon sa main carry dito ng Onic PH. Ibang focus muna ang ginagawa ngayon nila. Hades, Chujin, kasama sa iba DJ. And of course, hindi lang yung times yung napatay. And this would be of the DG. And now you will say, worth it ba? Kasi ang problem dito is, namamatay din yung ibang heroes. Only one na nagta-tactical feed. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng dalawa. Hindi nga pwedeng mga ibang teammates din. And also want to mention, kasi may nakikita ka ng mga deaths, oh. Doon sa ibang membro ng Onic. And not to mention, yung retribution utility ni ano ni Jay, pwede naman siya muna magtago eh. Mm-hmm. Although, that's hard to do. By the way, ang ganda nung respo dito ni Tsujin on the Balmon. Really hampered the growth of our Ling coming out from Onic PH. That's really well done. Pero kung magtago kasi si Jay, pag chinase down siya, reaction na yun eh. Yun na. Oh, isang bagay. So, ang aga niya nagpapakita dun sa buff, the idea is to always be a consistent threat. On that red trip, no? Now, Jay, hindi controlled once again. 11 death. Okay lang. The thing is, di sila nakakuha ng return kill dito on Onic PH. Yeah, and now they're going for the dive. They want to target Atto Dilar. Counter on Inferno under turret.
ang daming firepower talagang pwedeng ibato. Not to mention may execute damage sila mula kay Chujin. Pero trinate nila, 1-for-1, Bed Sanity, third naman na maalam dito habang si Roger ay zone out ni Jay. Yeah. And Jay tried to chase this. I don't think that Jay should be looking for a kill now. Kaya mo na lang. Huwag mo na lang pag-recall. Iba yung i-disrupt mo eh, no? And it is actually wasting a lot of time. Pero kasi makakakuha siya naman dito. Hades now back in action. And, yeah, with the lifesteal. Like I said, hindi ganun kadali talaga tong digi-strat. Which it really makes Orph's performance really special. Eh, no? Yeah. Parang sobrang special nung pagkakagawa nung... Ano din eh, ang hirap mo i-shoot yan kapag... yung Roger kasi may lifesteal. Pag na-disrupt mo. Killing spree, eh, no? Oo. So, pag disrupt mo sa kanya, ang gagawin niya, get the lifesteal, parang walang effect ulit yung digi. And just another hurdle lang yung digi talaga dito. So, I really think Jay should be very mindful of positioning. Kailangan pagpantayan niya yung positioning niya. Maging threat lang. Paramdam lang na laging nandyan siya. Kung mapatay siya, di okay. Pero always just keep on sending those stars and disruption. And talking about the side lanes, diba? Sabi natin kailangan solid yung side lanes. Onic Page, hindi ganun ka-solid. Yeah. As they're getting pushed, yeah, hindi yan pwede. Max range din mula dito kay Oh My Venus. Siyempre, makakatakas na lang ulit doon si Iaknu habang may vision pa rin na pinoprovide si Jay. Ang sakit na nung binabato na pwedeng ibigay ni Imba DJ. And, well, there's the shutdown na to Chujin sa ibang bahagi ng ating mapa. Lapit si Rhea dito, gusto niya mataya. Dragon Soul might be the finisher. Hindi pa. Hindi, kumpleto nga. Onto the far side, Iaknu will be there. Wala nang no, Iak na lang. And that's it. Na-corner dyan ng Cignal Ultra sa may bandang taasan. It is a steady lead here by Cignal Ultra. Yung kills, wag nyo na tingnan. Pero yung gold, makapal po yan. 3K on the gold lead here of Cignal. You know what? This is Ben Sanity. Napaganda na kanyang mga pagkaagamit. 12 assists already, well, because of the fact na may digi. Pero kasi yung kanyang paggamit ng Jeet Kune Do and Wave the Dragon, well-disciplined and very nice timing as well. It meant that Onic PH aren't able to snowball kasi biglang nakakita ng weakness. So, ang ganda ng peel eh, ni Ben Sanity dito. And why is now in a lot of trouble? Pag siya naamoy dyan, nako po. Hindi naramdaman talaga. Hindi na rin naramdaman talaga si Wise dito. Andun si Chujin. Meron naman siya purple buff. Has enough firepower for Wise. Para makapatalo, pero may cut yata ginawa si Chuji. Hindi, si Ben Sanity pala. Kumuha ng dive doon. And again, may kill man na ginawa kay Jay ngayon. Let's see here. Iaknu staying down for the middle. Pero the 36% ay nirespeto ng mga taga-Signal Ultra. You can see that iba talaga pag yung gumawa ay yung master and yung mga, I forgot what it's called, basta yung mga parang nanggagaya lang. Onic PH, it pales in comparison. I wonder kung na-practice to ng Onic PH. As good as a team as they are, iba talaga pag yung, ano yun, pag hindi mo original na idea, parang doesn't feel as good. And you can see, nakitang-kita yung mga yung differences. At this point, lamang na lamang ang Cignal Ultra. Kahit pa 16 deaths kay Jay. Parang ano, parang Eminem na kinumpara sa Limp Bizkit. Pwede. Ang gamagaya kay Slim Shady. Remake, kumbaga. Parang ito yung Mulan remake. Ay, oo. Tama. Ganda ng meta po. Parang Mulan remake nga yung ano, digi na to. Phoenix digi, tol. Ano goes Wise, Blade of Tempest, duel up! Oh, sakit! Oh, sakit! Nabakapan dito ni Oh My Venus. That was close. That is, I think, masyadong maasim yun para kay Hades para lumingon. I think may option pa rin siya makapag-like and pounce doon sa may buff, tapos maglakad palayo. Yes. Yun lang. Mga ganong klaseng kaliit na bagay, pwede yung i-capitalize ng Onic. And Wise is being stable. Yes. Alam mo yun? And binalik na at least yung reflection dun sa kanta ng Mulan. At least mamaya, hintay natin kung may biyaman. Nevertheless, yun yung one, kidding aside guys, we were talking about how impactful yung ating digi. Kung ganun ba kaganda para sa Onic PH or not. But that was really a mistake from Hades na if kahit tagalin mo yung digi factor, yung ganun ka lalim na at disrespect sa isang link, hindi ka pwedeng ganun kung Roger ka. Yeah, and actually very curious dito, umaatake din yung digi even at the death form. Pero let's see here, ganda ng backup dito. Oh my Venus, kinansin niya yung kanyang further air strike. Let's see, na maalam dun yung digi, hindi naman mahalaga. Onic would be falling back habang nag-aantay ng tansya si Wise dito para makapag-re-engage. Dumating si Delar, Wise naman, kukuha ng talon. Energy medyo kulang doon, and Hades! Tinusok, tinuhog. Wise is actually
All of a sudden, nagising, man. Nagising yun. Oh, you know, May isa pa siyang mini move na hindi lang niya na-complete. Kasi niretry niya yung dito para hindi makuha ng kalaban. Pero okay na sana. Ang ganda ng idea. But he came only nung alam niya na meron siyang enough energy para makuha ng tamang moment. Ang talino eh. Ang wise nga, decision niya. Kasi, champion form. Champion form. Parang playoff. Play of voice. Tama pala. Ano? Play of voice. Runner-up. That will not be a win kung hindi ganun kalupit yung ginawa ni Wise. Indeed. Siyempre, Black Dragon form. Umigot si Rhea dito. Uy! Habang game. Alam natin yan. Ganda ng mechanic na yan. Balance. So, napaka-balance. In all things. Balance in all things. Ganda ng mechanic na yun talaga. Grabe yan. Grabe. Kaya nga, side lane eh. Nagulat ka, may extra lane pa pala. Nasa next game eh. Sa next paano game. Mo tatalunin yung, kala, yung hero ng next game? Alright, patay na yung gold natin dito. There's another kill on to Jay. Hindi na yung sorpresa. Pero, uy, Wise bumaba! Naikutan tuloy ni Rhea. Nevertheless, a kill on Jay. Okay lang. I think, ang cryo yata nila dito sa purple, but na-recover yung Cignal Ultra. Ang mobile ng mga icons sa mapa natin. No? Lipat ka agad dito sa baba. Para lipat din si OMIV. No? Hindi na to pro match eh. Oo. Okay. Baka RG, no? RG na bigla. Oo, rank gamers na eh. Sabihin natin, 27 to 9 ang real kills ngayon ng Cignal Ultra vs. Onic. Rhea sa backlines. Yup. Ang lalim dyan ni Rhea. Kaya? Pero si Wise, being Wise talaga, kumuha ng timing. He got to be engaged onto Rhea. Alam niya naman, shutdown yan. Malaking bagay din naman na mawala yung Yusong doon. Yeah. Naku, si Hades ngayon. Patakbo. Jay na humahabol. Wala siyang reverse time. Uy, pero andun si Wise. Oh my God, the dodge is massive. They're coming in from Wise. And it's gonna be Med Sanity. Paos kayo pa DJ Flicker out. Habapabol and that's it. Wise gets the kill. Make that the double kill. And Onic is taking control of this game. Teka lang ha. Ang ganda nung ginawa doon ni Ben Sanity, pero mas maganda overall yung ginawa ng lahat ng members ng Onic PH. And as I'm sure, pag nakita natin yung replay, makikita nyo yung parang playoff mode on ng Onic PH. Parang biglang hindi naging digi strategies. Okay. First is Wise. Alam niya kung kailan dapat lumaban. Pumasok yun, no? Ang talino, I mean, this is just one. Which meant na talagang calculated. He'll never see that. Chojin goes for the steal. Slam dunk. Okay. You don't know what's jam. You don't know what's jam. Space jam tol eh. Space jam eh. Dinakdagan si Bugs Bunny. Binalibag ng court. Ayun oh, buong court yung pinagsak. Bam! Oh. May kasama pang foul. Umikot pa. Kasama pang foul. Sinalaksak. Mga kaibigan. Baller pala ito si Chujin. Chujin Baldebolin. Chujin Baldebolin. Ladies and gentlemen. Edit nyo na mga kaibigan. Lagay nyo na doon. Chujin Baldebolin. Chujin Baldebolin. Lord na yun eh, no? Lord na yun. Kabi! Ganda ng laban na to. Itong MPL. Itong MPL, no? RG mode na tayo, mga kaibigan. Highlights eh. Highlights na eh. Pagaling. Ito yung sabi mong primal ML yep. MPL. Yep. Pagalingan mag-ML. Pagalingan talaga. Kasi para manalo, kailangan mo mag-simple. Naglalakad nga si Hades doon, no? Sabay lingon. Para kay Dilar. Ang problema, tingnan natin kung gano'ng kakunat niyan. Counter and Inferno, they want to go for the full control. Babackup si Iacno dito. Walang atrasan yan, ha? Laban kong laban! Hinabol doon yung Birdie Birds. Ibong Abad Arna, pero mawawala na sa Dragon Form niya si Rhea. Tapos sabay lingon. Tapos bumalik si Omar Pinos. Na-reflections yung Phoenix, ladies and gentlemen. Drinagon ni Khan. And now we have here another change na ginawa dyan. Ibalik Jay naman ngayon. Cignal Ultra. Wise! He's gonna be there. Was able to pick up and hunt the werewolf. Tapos sa may pinakalikod, nandun pa rin si Rhea, pero wala ng ultimate yan. Rock teams, mga kaibigan. Bakbakan kung bakbakan. Kalye ML. Inter-barangay. Trabahante basket. Ladies and gentlemen. May sabak bago mag-lay up. Let's see here. Jay naman swinging away. And there's Wise dancing around. Huwag na mag-manage ng lanes. Si Wise yung tipong ano eh. Si yung tropa niya, magre-rebound, tapos siya nasa kabilang court na. Ganun yung inter-barangay moves. Ibabato mo na lang. Ibabato mo na lang. Nakabang na. Ang malupit,
yung mga ate sa barangay hall, si cheer naman din. Parang ang lupit ng play. Grabe! Eto na yon. Pag na-rebound. Kali Emil! Nakakamiss tuloy magpa-inter. Shout out sa mga SK natin dyan. Ay, oo nga. Na yan ang pa-project lagi. Oh, inter... Liga, no? Liga barangay. Mosquito. Mosquito League. Mosquito senior. Ayun, Mosquito League. Mosquito League. Nalalakon yung... Ay, for sure, nakasali ka sa Mosquito League. Ay, oo. Nakapag-Mosquito League na rin ako, oo, tol. Naman. Ako. Wala. Dalawa yan eh. Dalawa yan eh. Yung mga... May dalawang moments eh. Pag lalaki ka, sa Mosquito League ka magsashine. Oh. Ganon. Pag ano ka naman, sa BB Girls, sa ano ka, sa... Flores, Cinco de Mayo ba? Flores de Mayo. Ay, oo. Oh, yan. Sa ano, Santa Cruzan. Yan, Santa Cruzan. Ayun, yung mga Reyna Elena. Batik yan. Ay. Pride of the barangay. Oo, nako. Pride of, yung ano yung kalyo nyo, meron doon. Aking mga kababayan, kapit lang puta. Babalik tayo dyan. Mga Sigurati. Liga, babalik yan. Babalik mga yan. Santa Cruzan. Mga simbang gabi. Oo. Alam mo sa Mosquito lead, Mosquito lang eh, pero may kalabang ang Balmond. Ayan nun eh. May nagba... Andaya no, kasi same age kayo, pero kitang-kita mo naman, parang hindi dapat nasa ibang liga. Hindi natatanong, nakakadakdak eh. Nagtataka ka ba? Kaedad ko yan. Ba to? May mali ah. Okay, let's hear. Getting back into the game. 30-15 tayo, and we are back to the brawlish approach nitong laro. Siyempre, yun naman si Jay. Oh, my Venus will back up on that part. Pero again, nagtataka nga ako. Yung gold pala, 4K na dito, in favor of Onic PH. Yellow na rin yung Lord. Pang Onic, Luminous Lord. Pero tandaan nyo, dinakdakan yan ni Chujin kanina. Imagine if Cignal Ultra, hindi nila nanakaw, hindi nagawa ni Chujin yung miracle play on that Lord's team. Oo, malaki. Tapos, butas na siguro. Retreat. Nice na one. Wise with the steal. Wise with the steal. Horby! Cheering barangay hall! Eto na, umikot na sa Lord at tandaan natin na full buff si Wise ngayon. Kita natin, dumive kagad kay Imba DJ. Flicker out mula dito sa ating sinsilyo. Tapos si Iacno, tatakbo sa may pinakalugod niya at Rhea as well. Re-engage dito na Ray of the Dragon. Para kay Iacno under the turret, hindi makabackup kahit si Jay. But there is gonna be someone that is slain. It would be on the Rhea on Yuzong din. And I think that should be it. Members ng Onic may have the freedom taking this Lord. Or will they? This is a 4v4 pa rin, pero kasi naman, Rhea yung namatay ng Cignal Ultra, which is the main team fight ng Cignal Ultra initiator nila yan. I honestly say that Jay, ang ganda naman yung... Mosquito League! Ito na naman Mosquito si Chujin! Chujin! Mosquito League! Mosquito League! Let's go! No way! No way! Let's go! Let's go! Let's go! Sa barangay! Sa barangay! We have Chujin! Ladies and gentlemen! Nagdiwang yung mga SK! Sabi nila kami pala sa inter barangay! Dinapas sa sixth player! Dinakdakan na naman! Mga kaibigan, sabi Mosquito lang! Pero ba't may Balmond? Bakit may six-footer agad? At BAM! May kasama bang foul? Oh my god! Chujin! 18 years old! Mula sa manggahan. Mula sa manggahan. Magaling si Juju. Oh my God. Simulan natin ngayon. We get the Luminous Lord. Na pinuos ng Onic na to. Ito yung buong series. Ito yung buong episode ng ating Day 2, Week 4. Kaso isa-isang nawawala ang mga taga-Onic dito. Tapos buwan pa yung Luminous Lord. Wise goes in. He went for the dive. Goes for the kill to Hades. It's not yet over till it's over. At nadump pa rin si Iacno. And they were able to take over the Lord. Halftime break! We're going to the halftime break. We're going to the halftime break, ladies and gentlemen. What? Grabe tong... Man, yung ano mo yung ano, expression na parehas lamang, nakuha yon sa mga commentator sa mga liga. Sa mga liga, pag tinatanong, pre, parang Wise, may tanga ng bola, parehas lamang. Kaso na, nag-star superstar trigger. Kala nyo sa aming galing yun, tol. Sa maliga yun. Pakinggan nyo yung mga commentators nyo sa basketball. Sila ang mga tunay na OG. Man, yung napaganda yung parang nilalaro ang bola. Ano yun? Sinasayawan ng bola. Bakit yan? Hawak niya. Tumira. Alam mo, anong makulit dito? Yung Balmond yung pinakaayaw natin mapikin. Pero sa kamay ng Cignal Ultra. Hindi ko gets yung sobrang isang one hit na lang. One hit na lang. Dami pwedeng mag-hit.
Ay, pwedeng mag-hit. Tapos, ang malupit doon, inultihan talaga. Oh. Hindi. Uy, auto, hindi ikot. Going for the dive. Wise dear, naninigurado na. Oo nga. Going for the Rukawa. Play Slave Shell. No. Pero ang lalim ni Wise dito. It is very dangerous if they get wiped out. Hindi naman. Nakuha sila ng pressure na maganda. In exchange for Wise, inhibitor threat. Pero si Hades, naghahabol yung aso dito. Ayun lang, may nakawalang aso dun sa may basketball. Pinigilan naman. Pumito ngayon, Tol. Si Oh My Venus. That's gonna be it. Very nice Curse of Crow just to stop Ben Sanity on his tracks. Alam nila din na sila pwede makahabol. May reverse time din si Jay. Grabe. Grabe to. Grabe. Pareha sila, ma'am. Grabe. Pero ba? Ano, Cignal Ultra, never talaga nang wala yung comeback Kings mentality dito sa squad na to. Ano ba yan? Nasa ano ba yan? Nasa uniform ba yan? Parang never ba nawala yan? Chujin. Valdebolin. Valdebolin? Oo, Tol. Ilagay niyo, edit niyo na, guys. Promise. Sure na yan. Edit niyo na doon. Sure na yan, Tol. Comment niyo na. Comment niyo na dyan. Send nyo na kay Rockard para ma-post siya dun sa TV niya mamaya. Comment nyo na. Chujin Valdebolin. Chujin Valdebolin. Dalawang beses, Tol. Iba. Isang beses ang gawin, sabi. 20-minute game na tayo. Papasok na talaga tayo sa isang buong quarter, ha? Sabi mong ano, yung una, tamba, sige. Yung pangalawa, hindi na yun, eh. Paano yun? Ano yun? Naglakad nga, eh. Chujin Valdebolin. May ganun talaga. Men, apat yung kalaban. Hindi ko talaga. Science can I explain it? Niyakap na, Tol. Niyakap na si Chujin. Yun ang makulit. Oo. Di ba sa ano? Pinounce na. Di ba doon sa... Inintentional foul na mayakap, may hawak. Diba? Hinawakan na yung jersey. Nakatira. Nakashoot pa rin. Hinawakan na sa jersey, Tol. Kaso wala eh. Balmon. Mosquito ka lang eh. Di ba? Ito yung sinasabi mong ibang liga. Diyan ang gani expression na yun. Ibang liga, mga kaibigan. Alam nyo naman, sino nagcha-champion sa liga? Siya yung partner ng Rena Elena. Oo, diba? Man. Matik yun. Plus pogi points. Matik ka nun eh. Kahit pawis na pawis ka namin, pogi ka pa rin. Basta ikaw yung nagpa-champion. Ikaw nagpa-champion sa... Kakamiss? Oh, men, tas libre lagi. Mayroon kang libreng soft drinks lagi pag gano'n, pag naglaro kayo. Kakamiss? Kakamiss din, ano? Kakamiss, tuwan-tuwa sila cup nito, di ba? Oh, men. Ginoong Valdez din eh, masaya din ngayon eh. Well, oh, at least. Eto na, full core items. Almost on every man actually spotting at component items. Di pa full yung kay Oh My V. Actually, so we are sitting at 6 to 5 items, no? Perker is here. And eto na naman ulit tayo. Nag-post na yung SK. Up na ulit ang Luminous Lord. Oo. Ito na. Game 3. Third quarter. Ladies and gentlemen. Si Chujin Valdebolin talaga eh. Pag ito ikatlo. Pag natatlo to. Aalisin ko na headset ko. Okay. Si Badang nakadalawa lang. Tadayo si Badang. Hanggang pangalawang beses lang. Tapos si Chujin. Si Chujin, pag ito nakaikatlo, bumibigay na yata yung headset. Oh my God. All right. Hindi na rin nagaan yung Onic ko. Wala na naglaro, pre. Ayaw na. kay Dilar binigay yung ano. Yung Lord. Koteran. San si ano? Asan si Valdebolin? Binibait nila. Ah, nasa may baba siya. Dinaakit nila, pre. Nag-ano na kami, nag-Lord kami. Matagal pa yan. Alam ni Chujin, alam ko yan, pre. Pero ang plano yata, i-trade na lang yung Lord for inhibitor, no? Yun yung ano, yun yung running plan dito. Dinay na kalate. Alam mo, you can never expect. Pag nag-expect ka sa game na to, dun kayari. Yeah. Kailangan din na-expect. Kung yung mga games kanina, sobrang one-sided, wala kang ma-analyze. Ito, sobrang pamba. Sobrang close. Wala kang ma-analyze. Talagang pull up lang. Mga kaibigan, you got Oh My Venus here. Clearing for the top. Kinancel na nga yung Lord. Halatang nabibait na lang. Nanigurado na. Ayaw na ng Onic. Inaano na, no? Di na tumetres. Inaano na to. Nililay-up na. Hookshot. Boring. Alam mo yan, boring din yan eh. Pag ano, sa barangay league. Pag walang masyadong umahayot. Ay, oo. Pag boarding, puro lay-up boarding. Lang. Boarding lang. Mm-hmm. Kailangan manigurado eh. So, yeah, here, yes, it's immortality. That's the thing about why. So, may pagka-standstill yung laban natin ngayon. Stalemate yan. Kasi, ano eh. Hindi, nawala yung confidence ng Onic na kumuha ng Lord. Not to mention, may plateau din pa rin ng Ling. That's right. Side so, damage yun. Kasi di ba, scaling early game parehas yun. Ling, tsaka
Roger. At masasabi mong sa mid game or late game, mas okay naman Link. Pero pag full pack na parehas, syempre nasa pagalingan na lang yan. I think lesson din yung game nung NXP versus Execration. Link versus Roger din yun eh. Tapos Roger pa rin yung nanalo sa late game. Kasi nga naman, nasa bitaw na lang yan. Nasa bitaw. Paano mo palalaro yun, basically speaking? Actually, ito pag late game, balik tayo sa fundamentals ulit ng active meta ng MPL, ng ML, which is playing pressure. Pressure. Mas valuable na yung mga tore mo kaysa sa buhay nung mga heroes. Although, make no mistake that if you die with this kind of death timers, lahat naka-level 15 na. Oh. Iingat kayo. Kahit sa ampang, kahit sa gitna ng river yan at kahit sa sarili nyong base pag na-wipe kayo. Tapos... Honestly, Onic PH are so lucky to push yung gitna. Nakita nyo ngayon, parang dahil nakapush nga yung lane na yun. Onic, free chance dito. Delar, okay. Okay. Oh no, Rhea. Numbers advantage. Oh no. Sabi ni Nako po, Chuji. Sabi ni Chuji, ano ba yan? Pumapwesto na, oh. Pumapwesto na si Chuji. Pero ang gagawin ni Wise, Pumapwesto na, man. Pumapwesto na, eh. Ano nga yung parang offensive defense yung gumagawa? Sa screen, oo. Oh. Nangi-screen na, oh. Oo, nangi-screen na. Ano to, tawag dito, yung nagagano na. Tawag doon, hindi clear, eh. Basta, nine-secure na niya dito. Mm-mm. Pero, oh, ito na naman. Scout si Ben Sanity. Ito ginagawa nila. Splatter. Parang, actually, inspired by grid to eh. Parang alam mo yun na meron kang side lane, go for the split push. Baldevolen, mga kaibigan, Riyad Bars! This is indicative na pwede ka nang gumawa para doon sa may mismong Lord. Wala yata plano sa Chuchu na tumaktak. Hindi. Alam niya. Ando si Chuji! Kinalog na! Sinakal pa! Mga kaibigan! Pinubala na jersey lahat na! Nanigurado na! Binalihan na, pre! Ano pa naman yung technical? Isa lang yun? Oo nga naman. Marami pa kaming player. Marami pa kaming player. Kaysa naman may isa. Sige, hack na sabi niya. Sige, ako na coach. Babali dyan. Ako naman pa foul, coach. Basta yung foul. Sulit. Sinulit yung kasalanan, pre. Ano nga naman yung isang free throw, no? Kung yung ex-player nung kalapan, wala na. Oo, nilumpo mo na yung ex-player. Tactics yun, nakala nyo. Nangyayari talaga sa SKC yun, mga kaibigan. And there we go. Well, there's a wave clear pa rin sa mga member dito ng Cignal Ultra, but not without any cause because the top lane inhibitor is now destroyed by Onic. They could also have the freedom and pushing then. Ito nga rin bottom lane. Inhibitor, grabe. May nakala ko one-sided yung mga games. Itong one game na to, pang ubusan ng bosses. The real game, nakita natin yun. 85 game parehas na teams, actually. And in fairness, yung Bali moves dito ng Onic PH. Isa lang yung nakuha nilang inhibitor. Pero baka makadalawa pa sila dito unless... Hanit. And ang laking lead nang biglaan nakuha ng inhibitor. Pwede pa rin mag-stall dito ang signal. Yun ang maganda sa kanila. That's right. And as long as Hades is not caught here by any crowd control, yun yung problema. Mababa yung firepower dito ng Onic because yung digi nila, di ba? Yes. Again, behind pa rin naman. At that's true. Kailangan mo ng 5-5 force dito eh. That is definitely true kasi yung... Sabihin na natin yung dig is not effective talaga sa early. Pero pag late, parang, what role do you actually pose? Pero I think yung sabi dito na yung Onic PH kay Jay. Kay Jay, vision, importante ka pa rin. Bigyan mo kami ng vision. Ba't na malapit si Ben Sanity para kay Jay doon? Yun yung dangerous ngayon. Yun they lost the position. Yun yung dangerous kasi you don't want to lose your position on wave clearing the bottom lane. That's all right. Inhibs are gone. Pero, yeah, I mean, malaking bagay yun para sa Onic. Pero hindi pa rin talaga inapar tapusin to. You know why? Sicilian. Yes. There's a lot of wave clear sa side ng Cignal Ultra. If I'm not mistaken, the Sicilian will scale infinitely. Tapos, kabaliktaran yan is si Jay, hindi ganun. May Venus is decent. Okay na ba yung farm niya dito? Delar, by the way, naka-execute siya. So that's also massive kasi late game, goods na yan. And you don't really want to go vengeance or anything else pag late game na eh. Parang one good kill na secure kill sa kalaban really changed a lot. And this battle at this trade. Ganito rin yung mga basketball sa barangay doon. Matagal natatapos talaga eh. Oh man, dahil pang protest. Kahit alas do. Oo, yun, may protesta pa nga yun. Nag-aagalitan eh. Diskusyon. Lalo akong may kamag-anak na kagawad yung... may kagawad na naglalaro yung mismo. Yung timeout tumatagal eh.
1 minute nang nagiging para tagal ng timeout ah. Yappy. Sasabihin nila, teka lang, punasan yung ano, parang basa eh. Yeah, Bensanity needs to be very targeting dito with this show. Hindi siya pwede basta-basta mag-dive. Ah. Kasi actually, he needs to be mindful of how Onic will want to target Hades at Imba DJ. Nag-clicker na si Imba DJ dito. Kailangan naman igurado. Pero tingnan mo si Iyakno. Tower diving na si Iyakno dito. Mag-stick and go for the base. Bigla. Bili-